Magandang araw po sa ating lahat guys, no? Welcome po ulit sa ating channel. At kung kayo po ay baguhan pa lang sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pag-click na rin yung bell button para pag may bago tayong ina-upload na video, manotify kayo. Shoutout nga pala sa ating mga solid nga subscriber. Maraming salamat po sa suporta nyo. Bali, ito guys, dahil yung punla po natin dun sa seedling tree guys ay 25 days na po. Kasi itong punla po namin ay itatanim po namin ito pagka 30 days. Kaya itong pagka 25 days ng punla namin guys ay nagsimula na kami dito na magland preparation. Yan, kung makikita niyo dito sa hinay po namin guys, dito sa bandang taas niya ay nilagyan namin ng Yaramila Unique 16. Kunti lang yung nilagay namin. At saka dito sa pinakailalim dito sa pagtatinaman namin guys, itong hinihipo po namin. Sa pinakailalim po nito guys ay mayroong chicken manure. Kung makikita nyo itong naka-white na tao guys, yan po yung nilalagay niya, Unique 16, dito sa natapos na hinihipo. Then pagkatapos guys, na mahipo natin yung lupa ay takpan po natin ng plastic mulch, then butasan natin at saka magbasal din tayo ng Unique 16, yung Yaramila Unique 16 at saka yung Dupus. Yung Unique 16 guys 5 grams lang po yun at saka yung Dupus ay 15 grams. Tapos pagka tapos natin malagyan ng abono dito sa bawat butas guys ay yung abono po ay tatakpan po natin ng lupa para hindi po masunog yung punla natin pag itinanim na po natin sila. Yan guys, kung makikita nyo itong dalawang taon na dito sa taas, yan po yung ginagawa nila guys, tinatakpan nila yung abono na nilagay natin. Bali ito, after 1 week ay magtatanim na po kami ngayon. Magsimula po kami ngayon na magtanim pagka 5 o'clock in the afternoon para mataas yung pag-recover ng punla natin. Yan, bali na pulverize na po yung pinabasal natin at saka yung Dupus. Bali, pupunta po tayo dito. Kasi dito guys ay dinadala na po namin ngayon yung gamit na kinakailangan natin sa pagtatanim. Nandito na rin yung gagamitin natin na pang-spray kapag natapos natin magtanim. At nagdala na rin kami dito guys ng kailangan natin para sa pagdidilig. Yan. Yan po yung gagamitin natin guys para sa pagdilig sa bawat puno ng punla natin para mabilis po siya na mabubuhay. Bali, ito yung gagamitin natin na chemical guys. Ang insecticide po na gagamitin natin guys, itong karate. Dahil itong karate guys, ito po ay broad spectrum. Ibig sabihin po ay halos lahat ng insekto ay kaya niyang patayin. At ang gamit naman namin na fungicide ay itong anthracol. Ang mixing niya guys dito sa anthracol ay 4 tablespoon at saka dito sa karate ay 2 tablespoon. Ihalo natin dun sa 16 liters na tubig. Tapos i-spray po natin dito sa bawat punla natin pagkatapos matanim. At ito guys, dahil 5 o'clock na po in the afternoon ay nagsisimula na po kami na magtanim. After 1 hours guys, simula po nung pagtanim ng mga tao dito ay meron pong sumusunod agad na nagdilig sa bawat puno ng punla natin. At saka pagkatapos po ng nagdidilig guys ay sumusunod din kaagad yung nag-spray sa bawat puno ng punla natin para hindi po maputol yung mga punla natin ng mga cutworm guys at saka yung mga insekto na pwedeng pumutol dito sa punla natin. Dahil ang purpose po natin dun sa karate guys, siya po yung pumapatay ng mga insekto. At ang purpose naman natin dun sa anthracol guys ay mapuksa po niya yung fungus na
nandyan sa punla natin. Kung sakali mang meron dahil sa pagtatanim natin guys, ay kailangan po natin na hawak-hawakan yung bawat punla sa pagtransplant po natin. Kaya para masigurado po natin na walang fungus na nandito sa punla natin guys, ay pagkatapos po magtanim ay mag-spray po tayo ng fungicide. At yan lang po sa ngayon guys, no? Maraming salamat sa panonood nyo. Happy farming po sa ating lahat.